Last week, the Philippine Navy and Coast Guard carried out what was characterized as the first joint maritime exercise of its kind among them. The first highlighted how the Philippines continues to manage the ongoing maritime coordination challenges under Philippine President Rodrigo Duterte amid broader domestic and regional developments. As I mentioned earlier, the Philippines has long had the maritime challenge of being able to protect more than 7,000 islands with one-tenth of the world's coastline with limited military capabilities and various internal and external security challenges and ongoing regional talks in the South China Sea. That continues to be the case under Duterte, with a mixture of continuity and change with respect to defense policy more generally. One aspect of this challenge is promoting greater interagency collaboration in the maritime domain, including between the Philippine Navy, PN, and the Philippine Coast Guard, PCG. Unlike other regional countries, the Philippine military has sought to promote better coordination between its various services because it manages security challenges and develops its capabilities. Last week, the Philippine maritime security aspect was highlighted again by holding what was characterized as the first joint exercise of its kind between PN and PCG. This exercise, known as the PAGKAKAISA exercise, was launched on November 20 at the Nanato Multipurpose Hall at the Naval Base Cavite in Cavite City and intended to harmonize the operations of the two services in securing the waters of the country. The head of the Philippine Fleet's Public Affairs Office, Sahir Ultaib, said, according to the Philippine news agency, PNA, that the first type of exercise was intended to strengthen collaboration to protect Philippine maritime space, including the spread of cooperation in areas such as the West Philippine Sea, Philippine Ascension, North Luzon, and Southern Mindanao, maritime law enforcement operations, search and rescue operations, training on land and at sea, information exchange, repairs, and maintenance assistance. He also added that such involvement would help increase friendship between personnel from both services as well. So far, not many details have been publicly disclosed about the exact nature of involvement during the exercise, which during the opening ceremony featured the presence of officials including Philippine Fleet Commander Giovanni Carlo Bicordo. But as they emerge and we see more such involvement in the workplace, it is important to pay close attention to how they play in their wider significance for the Philippines and other countries around the wider region. Hey!
Noong nakaraang linggo, isinasagawa ng hukbong pandagat ng Pilipinas at bantay sa baybayin kung ano ang nailalarawan bilang unang joint maritime ehersisyo ng uri nito. Ang unang naka-highlight kung paano patuloy na pinamamahalaan ng Pilipinas ang patuloy na mga hamon sa koordinasyon ng maritime sa ilalim ng Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte sa gitna ng mas malawak na pag-unlad sa domestic at regional. Tulad ng nabanggit ko kanina, matagal na ng Pilipinas ang hamon ng maritime na maprotektahan ng higit sa 7,000 mga isla na may isang ikasampu ng baybayin ng mundo na may limitadong kakayahan ng militar at iba't ibang mga hamon sa panloob at panlabas na seguridad at patuloy na pag-uusap sa rehiyon sa South China Sea. Patuloy na nangyayari ito sa ilalim ni Duterte na may pinaghalong pagpapatuloy at pagbabago tungkol sa patakaran ng depensa sa pangkalahatan. Isang aspeto ng hamon na ito ay ang pagtataguyod ng higit na interagency na pakikipagtulungan sa domain ng maritime, kabilang ang pagitan ng Philippine Navy (PN) at Philippine Coast Guard (PCG). Hindi tulad ng iba pang mga panrehiyong bansa, hinahangad ng militar ng Pilipinas na maisulong ang mas mahusay na koordinasyon sa pagitan ng iba't ibang mga serbisyo dahil pinangangasiwaan nito ang mga hamon sa seguridad at binuo ang mga kakayahan nito. Noong nakaraang linggo, ang aspeto ng seguridad ng maritime ng Pilipinas ay na-highlight muli sa pamamagitan ng paghawak ng kung ano ang nailalarawan bilang unang pinagsamang ehersisyo ng uri nito sa pagitan ng PN at PCG. Ang ehersisyo na ito, nakilala bilang pagkakaisa ehersisyo, ay inilunsad noong 20 Nobyembre sa Nonato Multi-Purpose Hall sa Naval Base Cavite sa Cavite City at nilayon upang mapakabagay ang operasyon ng dalawang serbisyo sa pag-secure ng tubig ng bansa. Ang pinuno ng tanggapan ng publiko sa Pilipinas Fleet na si Sahirul Tibe ay sinabi ayon sa Philippine News Agency (PNA) na ang unang uri ng ehersisyo ay inilaan upang palakasin ang pakikipagtulungan upang maprotektahan ang kuwang ng maritime ng Pilipinas, kabilang ang pagkalat ng kooperasyon sa mga lugar tulad ng West Philippine Sea, Philippine Ascension, North Luzon, at Southern Mindanao, operasyon ng pagpapatupad ng maritime mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, pagsasanay sa lupa at sa dagat, pagpapalitan ng impormasyon, pag-aayos, at tulong sa pagpapanatili. Idinagdag din niya na ang naturang paglahok ay makakatulong sa pagtaas ng pagkakaibigan sa pagitan ng mga tauhan mula sa parehong mga serbisyo din. Sa ngayon, hindi maraming mga detalye ang inihayag sa publiko tungkol sa eksaktong kalikasan ng paglahok sa panahon ng ehersisyo. Nasa panahon ng pambungad na seremonya ay nagtatampok ang pagkakaroon ng mga opisyal kasama na ang commander ng Pilipinas na si Giovanni Carlo Bacordo. Ngunit sa paglabas nila at nakikita natin ang mas maraming paglahok sa lugar ng trabaho, mahalaga na bigyang pansin ang kung paano sila naglalaro at ang kanilang mas malawak na kabuluhan para sa Pilipinas at iba pang mga bansa sa paligid ng mas malawak na rehiyon.